Ayan yung iba nating mga tanim. At nasa baba yung strawberry. So ito, kita nyo. Hi guys! Dito naman tayo sa isang vlog. At talaga nga naman to ang kasabihan kapag ka may tinanim, eh may aanihin. So 5 months ago ko binili itong strawberry na to at ang tawag dito ay Sweet Charlie. So ipapakita ko muna sa inyo ang tamang paglilipat ng halamang ito sa mas malaking pagtataniman. Tatanggalin natin yung plastic ng kanyang seedlings. So ingatan lang natin, huwag masira yung kanyang ugat. May nakaready na palang lupa dun sa ating pot na paglalagyan para mas umangat yung ating ilalagay na tanim. And then tatabunan na natin siya ng pinagsama-samang vermicast, loam soil at saka ipa. At dahil medyo kulang pa yung ating lupang nilagay ay kukuha pa tayo dito sa ating stock. So napuno na natin ang lupa and then ang next step ay lalagyan natin siya sa ibabaw ng mga ipa. And lastly, pag natapos na natin ilagay yung ipa, ay pwede na natin siyang diligan. And then lalagay na natin siya sa medyo hindi naaarawan hanggang sa maging stable siya. Tinanggal ko yung gate ni Sirana. So ngayon itong ating i-fix ngayon. Papalitan ko siguro ng kahoy at dadagdagan ko yung length ng kanyang hog wire. So damihan na natin yung ating vlog. Pasensya na dun sa aso. Siguro dun kasi gusto niyang chorbahin si local breed. Yung German Shepherd gustong pastahan yung maliit na aso. So medyo nag-iingay siya kasi nakakulong. So natapos ko na po yung gate at actually tinanggal ko na lang yung kahoy
kasi pampabigat lang eh. Iliwan ko na lang yung hog wire, pero may kahoy pa rin sa gilid. Nilagyan ko na lang yung ibaba niya ng bakal para medyo mas tumigas-tigas siya ng konti para hindi makalusot yung aso sa kalsada. Masagasaan, alam nyo na. Try natin buksan. Yan. Para pag... So, ganyan siya bubuksan. Tapos, akyat ang tricycle. So, bibili muna tayo ng tubig. Dahil tinapon ni Coca itong tubig. Grabe. Okay na ito talaga. Ayan. Tubig. So papasok tayo ngayon ng greenhouse. Yung strawberry na pwede sa mga maiinit na lugar. Ayan ang Nueva Ecija. So yan nga yung Sweet Charlie. Kita ko may bunga na siya. So, titigman natin kung matamis nga ba talaga ang bunga ng isang strawberry na heat resistant. Yun. Ayan yung iba nating mga tanim. At nasa baba yung strawberry. So, eto. Kita nyo. So, yan. Kita nyo, di ba? Pulang-pula. Ayun. Actually, marami pa siyang mga bunga eh. Kaso hindi pa mga hinog. So, ito pa lang yung nahinog. Yan. So, i-harvest na natin siya at titikman natin kung matamis nga ba ang Sweet Charlie. Kung talagang sweet nga ba ang Charlie na ito. Ang strawberry na ito. So, yan. Itasin na natin. Yun. Ayaw mag-focus po. Sa atin. Kasi dumidilim na din. Ayan. Ayan. Focus. Ayan. So, yan. Ayan. So, yan. Itman natin. Ito na. Oh, malaki siya, diba? Oh. Natin. Tamis. Tamis siya. Ang tamis. So, ito po yung Sweet Charlie. So, hybrid na po siya. Pwede siya sa mga heat resistant na lugar gaya ng Nueva Ecija, sa mga lowland, o hindi na lang po tayo makapagtatanim ng strawberry sa Benguet or sa malalamig na lugar. So, yan. Mag-aabang pa tayo ng mga tanim natin na tutubuan ng bunga. And update ko kaagad kayo kung ano ang susunod na ating titikman. So, yan. Maraming salamat. And don't forget to like,
share, and subscribe. Maraming salamat, and see you on our next one. Bye!